bago po tayo mag-proceed po sa ating program. Ating po, ano po ba yung program natin ngayong hapon? Ano po meron? Alam po ba natin yung kapuntahan natin? Amen. Ano po tawag po sa ating po program sa hapon po ito? Gatalit. Kaunlaran, gatalit po. So, ayan. Welcome po to Jesus Lord Church, Kaunlaran Chapter. And as we have our gatalit this afternoon, may I request Miss Irene Sepe for our opening. Praise the Lord. Good afternoon sa bawat isa. Excited na kasi naman sa kanya. Okay, so opening remarks. Gusto ko lang mag-give lang bilang mensahe sa ating mga mag-audition. So ilagay niyo yung sarili niyo na hindi lang kayo auditioner, no? Na nag-audition. So since hindi naman ito contest for secular, so yung dinalumang audition is for the purpose of ministry para sa Lord. Tama ba? Tama? No? So for the purpose of ministry, parang in the service of God and man. nasa politics. Okay, so ang nais ko lang sabihin ngayon doon sa ating lahat, no, sa ating ito yung starting point or ito yung springboard natin, itong God talent na sinalihan ninyo, no, ito yung magiging foundation niyo to step forward, no? To step forward. Sabi ko nga kanina, inisip ko tatlong bagay lang yung nais kong sabihin sa inyo, no? Yung una, nag-decide kayo na sumali, di ba? So once na nag-decide kayo, syempre, pumasok kayo doon sa isang, pumasok kayo sa isang journey na pagtatahakin ninyo, no? Bilang mga maglilingkod sa Lord. So isipin nyo na kung mag-i-ano nyo na yung sarili nyo. I-condition nyo na yung sarili nyo na darating yung araw is makikita nyo yung sarili nyo na hindi ito lang yung simula. Kasi dapat sa bawat tao nagsisimula, may natatapos. Kaya nga man simula, hindi puro simula. No? Pagka nagsimula ako sa audition, at sana ako natapos sa audition. No? Kung baga maganda yung the Lord is looking forward kung hanggang saan tayo aabot. No? So ito yung starting point na tayo ay nag-act. Dapat meron tayong continuation until doon sa finish line. Diba? So sinimula natin, kailangan ituloy hanggang matapos natin. Tama ba yun? So it's something about our commitment. Commitment is number one factor. No? Once we commit our lives, ourselves to the Lord, syempre nandun lagi yung ating availability. Diba? So parang ano yan eh, doing what you love most. Diba? Kapag ka mahal mo yung bagay na ginagawa mo, syempre you're putting yourself into it. Diba? Parang doing your first love for your first love. Diba? Ano yung first love mo? Ako, first love kong kumanta, first love ko sumayaw eh, first love ko mag-drawing, first love ko magkwento. So parang kanino? You're doing your first love to your first love. Sino ba yung first love mo na yun? Siyempre ang Lord. Diba? Once you're doing your first love to your first love, you're giving your best. Diba? Yung first love talaga. Diba? So, kaya kailangan, dahil first love ko ito, itutuloy-tuloy mo. No? Diba? Na para hanggang makita ng Lord na napakalayo mo. Tama ba yun? So, yun lang yung nice ko mensahe na ibigay sa bawat isa sa atin. Magandang hapon sa bawat isa. God bless. Thank you po, Tita Irene, for that short exhortation. Yeah, so sabay ka ng remarks po. Thank you po. Maraming pong salamat. So, handa na po ba ang bawat isa? Kasi sabi po yung item ng mga kalahong na parang wala na ang kahulihin na. Kaya po po ba natin? Isang palakpak. Yan, yeah, sabi ko isa lang. So, hindi po sila nakilig. And so, good afternoon po ulit. So, as we continue to our program this afternoon, ayaan nyo po na
program sa hapon po ito. So, ang ating pong program is Kamularan Got Talent. Meron po tayo ngayong hapon na ayan, meron po tayo 8 na contestants. So, isang mabilisan po itong audition. So, ayan po. So, ang ating pong ayan, so, sabi po, thank you daw po. Nadagdagan po tayo at lalo pa tayong nadami pa po. So, ayan po. So, ang ating pong mechanics po for this afternoon. So, every contestant will be given 2 to 3 minutes to perform their act. And after po nun, i-score po sila po ng ating pong mga judges. And after po lahat po ng mga contestants is makapag-perform, didiretso na po tayo agad po sa ating pong top 3. And so, sa top 3 po, kung sino po ang nahiwagang mabibili ng hinampalan na mapupunta sa top 3 ay muling magpe-perform. Muling magpe-perform upang paglabanan ng grand winner, first place, and second place. So, ayos lang po ba tayo doon? Amen. So, isa pa pong amen. Malakas na amen para sa ating Lord. Amen. Yun. So, ating pong mga contestants will be judged based on the following criteria. So, first criteria is skill and talent. So, that's 30%. Ang kanila pong ipapakita sa hapon pong ito will be 30%. Audience impact, marami po silang dala. May dala po ba? Bawat isa, pero hindi naman. So, kung nagustuhan nyo po, ayaan nyo po na huwag nyo po ipagdamon yung palakpak po para po sa ating pong mga contestants po sa hapon ito. Stage presence, kung gaano kalakas yung dating. Hindi naman po porque tututo or kakanta is kailangan simple lang. Pero ayaan po natin na maging, maipakita po natin yung kagalingan po natin. And last is overall performance, yung kabuuan po na kanila po ipapakita sa hapon po ito, will be 40%. So, skill talent, 30%, stage presence, 25%, audience impact, 5%, and overall performance is 40% for a total of 100%. So, sino po ba yung mag-judge po, ang mga tao medyo judgmental sa hapon pong ito? Na mag-uukom po sa ating pong mga contestants. Kaya ayun po na ipakilala ko po sa kanila. Ipakilala ko po sila sa inyo. First judge po natin is our, is currently our drum head. Ayan po. Please stand up. So, in the heart, what do you love is? Next up is the ever beautiful. Wow! Ever beautiful, our team head dance head, Ms. Reginette Oropeo. Ayan, kayo po po tawag siya Reginette Oropeo. Next po, with his better half, Ms. Nancy Relano, Sir Dennis Relano. Thank you, Amen. And for the last is our former or current head, na via head, Ms. Irene Sen.